isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta na ang bawat isa sa atin? Dalangin ko po ng pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Naririto na naman po tayo sa ating segment sa aking YouTube channel na pinamagatang Mga Pagkaing Pangespirituwal sa Araw-Araw mula kay Tito Vel. Sa araw na ito, tayo ay nasa 38 na araw sa ating pagbibigay ng mga pagkaing pang-espiritual sa araw-araw. At ang pagkaing pang-espiritual sa araw na ito ay babasahin natin mula sa aklat ng Roma sa Roma Kapitulo 13, Versikulo 10 hanggang 11 na nagsasabing, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa nung tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Ayon sa binasa nating talata mula sa ating banal na kasulatan, tayo ay hinamon upang ibigin ang ating kapwa dahil ito ay katuparan ng kautusan. Tayo ay tinawag ng Diyos upang sambahin Siya at sundin ang Kanyang mga utos at magkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Sa paggawa nito, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Ngunit kung hahayaan natin ang ating pagiging abala sa araw-araw na siyang naging hadlang sa ating komunikasyon sa Diyos, nilalayo natin ang ating sarili sa presensya ng pinagmulan ng ating kapayapaan at kasaganahan. Kung naging abala tayo nito mga nakarang araw, sikapin natin na mabigyan o mapaglaanan natin ng oras upang makasama natin ang ating Panginoon. Dahil oras na upang muling ayusin ang ating mga prioridad sa pamamagitan ng paglagay ng Diyos sa unahan at hindi sa hulihan ng ating mga schedule. Isipin natin na napakahalaga ang pagbabasa ng banal na kasulatan dahil dito natin matutupad ang kagustuhan ng ating Panginoon. Tandaan natin na dapat nangunguna sa buhay natin ang ating prioridad na inilalaan natin yung ating oras upang sambahin ang ating Panginoon. Sa pagsasagawa natin ito, nabibigyan natin ng kahalagahan ang ating manlilikha at mabigyan natin siya ng papurit parangal sa ating mga ginagawa. Kaya simula sa araw na to ay ayusin natin ang ating mga prioridad. Isipin natin na kailangan natin ng matibay na relasyon sa ating Panginoon at magagawa lamang natin ito kung patuloy nating basahin ang banal na kasulatan dahil dito nakasaad ang Kanyang mga kautusan. Paano natin masusunod ang kagustuhan ng ating Ama kung hindi natin binabasa ang Kanyang mga salita na napapaloob sa banal na kasulatan? Kaya kung itong mga nakarang araw, kung naging abala tayo dahil sa marami nating ginagawa, dahil sa ating maraming iniisip, panahon na upang bumalik tayo sa ating relasyon sa Diyos. Huwag nating hayaan na ang pagiging abala natin sa lahat ng bagay na nasa paligid natin ay magiging hadlang upang mawalan tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Muli, ito si Tito Ver ang nagsasabing sa buhay natin bilang isang Kristiyano
ang ating tungkulin ay mabigyan ng prioridad ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba at pagbigay ng kadakilaan sa Kanyang pangalan. Hanggang sa muli nating pagkikita.